Hello, good morning mga kanoypi. Live tayo ulit at ibang topic na naman ang pag-usapan natin related din sa online job. Ngayon, ang yung mga ano, kung bakit maganda ang pagiging isang international worker, yun ang pag-usapan natin ngayon, no? Gaano ba kaganda ang pagiging isang international worker, no? So, para malaman ng lahat, no? At mayroon kang idea, no? Kasi maraming talaga hindi na alam kung gaano ba talaga kaganda, no, ang mag-work online at yung ama mo ay isang foreigner, no. Although mahirap siyang pasukin, pero kung nandiyan ka na mga kanopi, dapat alamin mo kung gaano ba siya kaganda, no. Sa akin, I started sa aking online job in 2009 talaga. Nag-start ako. Kasi sa 2007 to 2009 din, may office kami noon sa Divisoria. So ngayon, hindi pa talaga yung talagang home base, no? Kasi may office sa Divisoria. Pero ngayon, talagang home base na, nasa bahay na lang. At since 2009 until now, talagang yun ang ginagawa natin. Okay? Yun yung pag-usapan natin mga kanoyti, no? Kung gaano ba kaganda, no, ang pag-work online. So, napaka-interesting ang topic na to, no? At lalong-lalo na sa mga ating mga fresh graduates, na maraming graduates tayo na alam ko kaya nila, no? Pero hindi nila alam kung paano magsimula, paano gawin, na marami silang hindi alam talaga, no? Tungkol dito sa pagtatrabaho sa, no, bilang isang international worker. Unang-una, kung isa kang international worker, of course nasa bahay ka lang. Ito yung ano, pinakaunang talagang napakagandang nagagawa ng pagiging isang international worker, kasi nasa bahay ka lang, no? Ibig sabihin, kahit sulok ng bahay mo, pwede ka magtrabaho, no? Pag mayroon kang laptop, no? Pag mayroon ka namang desktop computer, pwedeng sa isang partikular ng bahay, no? Pero pag may laptop ka mga kanoypi, kahit saan, no? Kasi home base, di ba? Ang kaibahan lang, kasi yung oras ng Amerika is iba sa Pilipinas, di ba? So, halimbawa sa isang lugar sa Amerika na kapag doon ay 12 midnight, dito naman 12 morning, 12 noon, di ba? Yun yung ano. Kaya yung Amerikano usually magre-request lang at least 3 hours na nasa US yung time mo, no? Para may time sila na kontakin ka, bigyan ka ng instructions, no? At i-follow up kung ano ng mga development ng trabaho mo, no? So yun yung nire-request nila, na kahit 3 hours lang nasa US yung time, no? So pag nag-start ka ng ano, ng 1 PM sa Pilipinas, aabot ka ng 9, no? So pag ganun, gising na sila, di ba? Gising na sila kasi 9 na eh. So 9 AM sa atin, sa kanila ay ano, 9 PM na, sa buhay, buhay sila or gising sila sa oras na 'yon, di ba? So pwede kayo lang kontakin, no? Dito 1 PM sa kanila ay 1 AM, no? So usually magising sila mga ano 'yan, mga 6, no? Gising na sila. So 6 AM dito. 6 p.m. dito, 6 a.m. sa kanila, no? So from 6 to 9, 3 hours siya, no? 7, 8, 9, no? So yan, pwede ka lang kontakin between 6 p.m. to 9 p.m., no? Kasi yan po ay umaga sa kanila, no? So yan, okay yan, no? Pero may mga Amerikano naman na kahit mag-start ka ng 9 a.m. hanggang 6 ng hangon, pwede rin, di ba? Kasi sa last hour mo, andyan na sila, pwede ka lang kontakin or magising sila lang maaga, no? Kasi sila po ay mga 40 above naman, di ba? So maaga silang gumising, no? Mga 4, 5, 6 gising na sila ng mga oras na yan, no? Lalo na pag yung amo mo ay nasa ano, na 50s above, maaga silang gumising, no? So yun, no? Yun yung number one, no? Ang pagiging isang international worker ay nasa, ano, nasa bahay ka lang, number one yan, no? Very interesting, no? Pangalawa,
kahit saan pwede kang mag-work. Ito yung pangalawang na napaka-interesting, no? Kung ayaw mo work sa bahay, pwede kang umalis, no? Pwede kang pumunta sa mga malls, no? Pwede kang pumunta sa mga sa Jollibee, sa Coffee Works, no? Mga hotels, no? Kasi may mga free wifi doon, no? Pwede kang doon magtrabaho, di ba? Bibili ka lang ng coffee, ayos na, di ba? Or kung talagang nataas ang oras mo, doon ka naman ang hali, no? Yun yung very interesting. At saka, aside from pwede kang pumunta ng mga malls, no? Kung may travel ka, halimbawa pumunta ka ng probinsya or kaya sa akin, no, pwede ako pumunta ng Malaybalay City kasi yun yung talagang pinaka-city na pinanggalingan ko. I can bring my work. Ibig sabihin, magdala lang ako ng laptop, so doon pwede akong mag-work din, no? Yan, so, yan yung maganda rin, no? Kasi dala-dala mo. Ibig sabihin, kahit sa ang banda ng Pilipinas, no, pwede kang mag-work, no? Kaya sa akin, mga kanoipi, since 2007 or sabi natin 2009, kasi yun talagang formal ko na home base job na ako. So from 2009 to hanggang ngayon, mga kanoipi, no, I'm proud to say na I have a perfect attendance. Wala akong absent talaga. Kita mo? So, kasi, walang rason na umabsent ka kasi dala-dala mo yung trabaho, no? At saka hindi naman oras-oras binabantayan ka ng amo mo, no? Kasi nasa malayo siya, eh. So, thank you. Okay, so ayun, no? Ito yung pinaka-exciting part, eh, para sa akin, no? Kasi dala-dala mong trabaho mo kahit saan, no? Kahit pag-vacation ka, no? Pumunta ka ng Manila, punta ka ng Boracay, pumunta ka ng Perth Farm sa Davao, no? Na napakagandang mga places. Dala-dala mong trabaho mo kasi katapat mo lang ay laptop, no? Kaya ibang laptop ka, ay kayang-kaya, no? Kahit saan, no? So, kaya sa akin, from 2007 talaga hanggang ngayon, I have a perfect attendance. Wala talaga akong absent. Wala talaga akong naisip na nag-absent ako. No? Kasi, kahit pumunta ako ng ibang lugar, laptop ang dadalhin ko, di ba? Yun yung pinaka maganda sa pagiging isang international worker. No? Kasi, dala-dala mong trabaho mo. So, walang rason na umabsent ka, mga kanungipi. No? Kaya sabi ko, hindi ka naman matse-check ng amo, no? May kasama nga ako, sa work ko ngayon, no? May kasama nga ako, nasa Spain siya ngayon, eh. Pero, nagbakasan sa Spain, eh. Pero dala niya ang trabaho niya kasi may laptop siya, eh, di ba? So, dito, laptop lang katapat mo kahit mag-abroad ka pa. Pwede ka magtrabaho, no? Yun yung ano. So, para sa mga OFW na nakarinig ng ating live ngayon, o nakakita ng live ngayon, actually, pwede mag-sideline, eh. No? Work sila ng umaga at sa gabi naman, no? Lalong-lalong na kung nasa Asia sila, no? Sa Middle East, they can work sa kanilang amo, tapos sa gabi, pwede sila mag-work, no? Sa online job, no? Kung nasa ano naman sila, mahirap kung nasa Amerika kasi yung time parehas, di ba? So busy ka kasi may amo ka, eh. Pero gusto mong sideline, nasa ano ka, Middle East, o nasa ano ka, nasa Asia ka lang, pwede ka mag-work kasi sa pinagtrabahoan mo, ano naman, eh, di ba? Ibang oras, no? So, ayun, so, napakaganda, napaka-interesting kasi kahit saang lugar pwede mong dalit ang trabaho mo, no? Kaya walang rason na umabsent, no? So, sa akin, tingnan natin, 2007, no, to 2017, that's 10 years, no? 2017, 18, 19, 20, 22, no? 22, so, 15 years, mga kanoipi, no? I have a perfect attendance, no? Sa aking online job. Kita mo, di ba? Kasi kahit maano tayo, may, halimbawa, stress tayo, may, we are not feeling well, no? Sino man alam nila na may sakit tayo, di ba? So, ayun, hindi ka muna magtrabaho. Drink ka muna ng medicine, no? Ng paracetamol. Pagkatapos, pag okay ka na, pwede ka mag-work, di ba? Kay-kay. So, basta sa ano lang kasi sa Amerikano, kailangan nila, after office hours, kung 8 hours of office mo, talagang sa 9 at 10 hour, talagang kailangan nila ng report, no? Kasi gusto nilang malaman kung anong
anong ginagawa mo, no? So yun yung napakaganda mga kanoipi sa ano, pagiging isang certified international worker, no? Biruin mo, 15 years, I have a perfect attendance. At may mga taon na napunta akong Bukidno, no? Minsan pumunta ako ng Butuan, no? At yun, no? Dala ko lang laptop, doon ako magtrabaho, diba? So yun yung ano, kagandahan din ng isang international worker. So although yun madali, no? Pumasa sa kanilang mga ano, magtrabaho sa foreigner, no? Kasi talagang malupit ang ano, ang interview, exams, no? At English pa yung ano, pag live interview, English pa, Amerikano pa yung ano sa'yo. Lalong lalo na kung yung mag-interview, Singaporean or Canadian, no? Kasi slang, very slang, no? So pag very slang, no, talagang nakakaano ng tinga, hindi mo masyadong maintindihan, no? Yun yung mahirap, no? Kaya sa akin, after having experienced to work with a lot of people from Europe and Australia and Canada, no? For the last, yung bago pa ako dito, siguro sa year 2000, no? Year 2009, 10, 11, yan, mga amo ko dyan, mga ano, mostly Europeans at saka no, Canadian, Australian, doon ko talaga nakita or talagang nahirapan ako, no, na kaasapin sila kasi ano, hindi mo slang virus lang eh, kailangan ano. Although may mga parts sa Europe na okay na English, pero pag Canadian, mga Australian, no, virus lang mga Kanoipi ang kanang English, so mahirap intindihin, no. So ngayon, talagang iniiwasan ko na, no, ang mga European ano, mga clients, no, kasi ang dami naman mga Amerikano, di ba? So matagal na rin. Siguro 5 years na akong talagang puro Amerikano ang amo ko, no? Minsan Negro, pero American Black, na Black American, no? Ang amo ko. Shout out to Robbie Jeans. Shout out to Bistak. Bistak na ba yung sa bukid noon? Mga suki natin. Okay. So, tuloy tayo mga kanoipi. Ngayon, palagi na tayo magla-live, no, kasi may bagong kitaan sa Facebook, no, darating, no, na very exciting, no. Ayun yung ano natin, baka maano tayo, no, maano natin yan, no, kasi focus natin talaga na kumita sa Facebook ng malaki mga kanoiti bago mag-end ang year, no, bago mag-December, kasi ngayon may oras pa kasi maano pa ngayon, July, di ba? So we have still August, September, October, November, 5 months mga kanoiti, no. Yun yung ina natin na talagang kasi kahit no, kahit isang buwan pag nakaano tayo, nakaboylo tayo kanoipi, no, subok na kasi, no, yung ano, nasubukan na kasi natin, no, in 2021 yata yun, no, na yung pinagtrabuhan ko na ano, newspaper, kumita kami ng ano eh 2.4 million, no, at saka ako talaga ang yung naggumawa nun, no, ng mga ako talaga ang manager ng social media na yun, no? Ako talaga ang manager sa Facebook nila, no, na kumita kami ng isang buwan mga kanoipi 900,000, no, so yung parang pakay kahit isang buwan lang, no, nakumita ng malaki. Yung pinaka goal ko sa before mag-end ang taon, kaya talagang itudo ko na to. Itutudo ko na to, no, hanggang December na talagang kung pwede mag-live ako ng 4 na live sa isang araw, gagawin ko kung kakayanin, di ba? Eh, kasi ano, 15 minutes, no? Mahirap lang kasi dito pa kanoipi pag ginawa ko na sa Facebook or ano, mahirap din yung editing, no? Ng ano natin, no? Okay itong live kasi, no edit ito, eh, no? What you see is what you get talaga, no? Pero sa ini-edit ko siya, no, sa aking YouTube channel at sa aking ibang Facebook page, no, para mas ganda siyang, mas gumanda siyang lalo, no, at madagdagan ko pa ng kaalaman, no, mas kasi mas maganda pag mayroon tayong mga visual, no, na may papakita sa kanila. Okay. Ano pa ba?
So ngayon, so yun yun no, no ng yung kagandahan, number one, home base lang tayo, nasa bahay lang. Pangalawa, kahit saan no, pwede tayo no. Kahit pumunta kang mall, pumunta kang Jollibee, Coffee Works, no, yung saan may wifi, mga hotels, may wifi, may free wifi. No. Pwede ka pumunta doon no. Yun yung isa sa mga very exciting part no. Pangatlo mga kanoipi, pa isa kang international worker, ano pa bang magandang kahit may error ka na hindi ka pwedeng pagalitan live no, or yung busisan ka ng malupitan no, or yung minsan saktan ka pa ng ama mo hindi niya magawa kasi ano eh malayo kayo di ba. So kahit galit siya na ano siya sa chat niyo, nag-ano siya, nag-ayaw na siya ng mga bad words, halimbawa, fuck you, yung mga galit na talaga siya, kanapi, walang feeling eh, kasi diba chat lang kayo, chat lang kayo, no? So, alis kung tatawagan kanya live sa phone, dun kanya talagang mumurahin, eh, iba na yun, diba, kasi ma-feel mo yung ano eh, yung ano niya, paano siya magalit. Pero pag ano, pag chat lang kayo, tapos galit siya, god damn it, yung mga sinasabi niya, god damn it, ano pang mga ano nang ginagawa ng Amerikano, di mo ma-feel eh. Diba? Walang feeling, no? Kasi kahit galit na galit siya, kasi may mali kang ginawa, no? Pero, for 15 years naman, wala naman akong ano, na-experience na talagang ano, napagalit ang through phone. Hindi kasi sila matawag na phone eh. Chat lang kasi sa kanila eh. Di one chat lang sa Skype at sa ibang platform, no? Sa Slack, no? Maraming platform na pwede mag-chat, no? Sa ano, sa WhatsApp, no? Nang live, pwede tawagan ng live, no? Pero, usually, nag-live sila kung ano lang, kung interview lang, no? Yung pinakalas na ano kasi sa, ano, pag-apply mo interview, live interview, no? So, yun. Yun yung ano mga kanoipi, no? Doon lang sila mapakinggan mo siya through live interview. Pero kung ano, hindi mo sila maano, hindi sila nag-ano talaga. Unless na very important yung ano call nila. Matawag sila. Okay? So, ayan mga kanoipi. Una-una, home base, no? Pangalawa, kahit saan pwede ka mag-work sa bahay mo no? Or sa pangalawa kahit saan lugar na pwede kang umalis ng bahay no? Pangatlo magkamali ka man hindi ka, walang feeling kung magalit sila kasi chat lang kayo eh. Di ba? Yun yung ano tsaka ano bang excuse me ano bang magandang ano beneficio online no? Ano, sa pagiging isang international worker. Of course, pwedeng ilagay natin sa pang-apat mga ano, dollars ang kita, di ba? Pag na-convert sa Pilipinas, malaki, no? Kasi converted sa Philippine peso, no? Kasi pag yung sa US, sa kanila is, halimbawa, $1,000, $1,000 lang talaga yun, di ba? Eh, pag na-convert sa atin, 57,000 malaki ang conversion, di ba? Yun yung ano din, no? Isa rin yan sa mga benefits sa pag-online ka, kasi malaki ang conversion, no? Kaya pag nag- tataas yung peso, talagang ano, talagang mag nagbubunyi ang mga ano, mga online job workers kasi mataas ang dollar, no? Mataas ang value. So ano pa bang ano? Kailangan lang talaga sa ano, sa online job para hindi ka magkamali ay talagang alamin mo. Expert ka mga kanoy Pinas mga ginagawa mo. Kasi ano eh, hindi sila palaging nag-ano kasi hindi sila palaging nakatutok sa iyo. Ibig sabihin, may iba silang bagay na pinagbibisihan. Gusto nila na kaya mong sarili mo kahit wala sila. Yun yung ano, yung pinaka-importante sa online job ano eh, pina. Kaya mo kahit wala sila. No? Kasi kinukumusta ka lang kasi nila eh. So
Tapos, although may mga daily reports, hindi naman nila tinitingnan araw-araw eh. Dahil busy nga sila. So, talagang gawin mo talaga ang best mo para sa trabaho. Para tuloy-tuloy ka no, sa no, na-hire nila. Kasi dito, kasi mga kanoipi, pag hindi ka nagusto ng ama mo, madali kang bitawan, di ba? Isang chat lang na you're fired, wala na, no? Isang email lang na you're fired, wala na. Mag-stop na ang mundo mo. Di ba? Hanap ka na naman ng iba, no? Yun yung ano dyan, no? Kung hindi ka express mga ginagawa mo at nagkamali yung ano, trabaho mo, madali kang bitawan. Kasi ito nga, ang online kasi mga kanoipi, trust lang ito, eh. Di ba? You trust your employer, no? Tapos yung employer mo naman, he trusted you, no? Or she trusted you. So trust lang kasi ito eh. Pag wala nang trust, nawalaan yung trust makanoipi, wala na. No? Wala nang dahilan para magsama pa kayo, di ba? Wala nang trust. No? So, yun. Kasi pag wala nang trust, palagi ka na pinapagalitan, no? Although, gusto niyang bitawan ka na, pero medyo nahihiya siya kasi gusto niya na ano, ikaw talaga mismo magre-resign na, di ba? Yun, no? So walang dahilan na magsama pa kayo kung wala ng trust, no? Kasi nga dito, trust ang pinaka-importante, no? Na alam mo yung ginagawa mo kasi hindi sila palaging nakatutok sa'yo, no? Marami silang ginagawa, no? At yung Amerikano kasi kanina, sabi ko nga dati, no? Na 3 hours lang kayo usually sila nag-online, no? 3 hours lang. After that, wala na, no? So, hindi sila nakatutok na lahat ng oras na sa kanilang cellphone or computer, no, or laptop. 3 hours lang talaga, no? Nag-online sila, no? At saka kinukunta ka na lang kung may mga importante, ano lang, no? Pero may mga company din na, no? Na mayroon sila mga, yung malalaking company na may silang team, no? Mayroon silang team, mayroon silang malalaking team, no? At kagaya ng isang client ko ngayon, no? Meron silang team talaga na puro Pilipino. So, yun talaga, may nakatutok sa'yo kasi may Pinoy na ano, yung manager. Yan, na may talagang may meeting, no? Every week, na every Tuesday, may meeting. Ayun, sakay sa amin, no? Pero sa ibang client ko, Kanoipi, ano siya, wala kasi small and medium lang na company, no? So, walang, so, bihira ka lang kontakin ng boss mo, kaya he trusted you na kaya mong trabaho mo, no? At after a month, mayroon kang monthly report kung anong progress ng ginagawa mo, no? Kasi kailangan, as an SEO guy, kailangan mong malaman kung yung site ba, umangat ba, yung keywords ba, naka sa Google, naka-rank, no? Yan, yun yung dapat mong alamin, no? After a month na natrabaho ka kasi gusto niyang malaman kung anong progress or kumita ba siya, no? Kasi usually kasi ang kanilang budget ano lang yan eh, 6 months to 1 year, no? Pag hindi pa sila kumita, bibitawan ka na nila. Ibig sabihin, talagang wala kang nagawa, wala kang ginagawa, or yung strategy mo hindi nila kailangan, or hindi siya ano, yung strategy mo hindi siya nag-work, no? Kasi hindi sila kumita. Ayan, bitawan ka ng ama mo. So after 6 months to 1 year, pwede kang ano, pwede ka tanggalin, di ba? Madali kasing tanggalin, di ba? Kasi isang ano lang, isang chat or isang ano lang email na ano, wala ka na. Or talagang mag-stop na sila, no? Or hindi ka na i-hire. So ayun. Yun yung mga magagandang maidudulot talaga ng ano, ng pagiging isang international worker, no? Tsaka yung payment din, no? Panglima ito, ha, yung payment din in dollars, tapos direct na sa bangko mo, no? Pwede ring PayPal. Sa PayPal, no, pwede yung PayPal kasi mga kanoipi, ito yung parang international remittance, no, na pwede mong ilagak ang pera mo doon sa PayPal, lahat, no? Lahat na client mo doon sa PayPal. Tapos, you have the control kung ilan yung i-withdraw mo sa bangko mo, di ba? Halimbawa, sa PayPal mo, may $1,000 doon. So, gusto mong withdraw lang ng $300 na para kunin mo sa bangko mo. Ayan, i-ano mo lang, i-withdraw mo lang yung $300, no? So, may naiwan pa $700, no? Yun yung sa PayPal.
At saka kung gusto kong bumili ng mga products na mga tumatanggap din ng PayPal, no? So, magamit pa yun yung PayPal account mo para ibili ng mga products o services online, no? Yung ano dyan. Kung kalimba, bumili ka ng mga tools, no? Na importante, PayPal yung ano, PayPal yung gamitin mo na pambayad, di ba? So, yun yung kagandahan. Kasi pwede mong gamitin ng PayPal para pambayad online, no? Kung bumili ka ng mga products or services. No? Halimbawa, bumili ka ng itong ano ngayon, itong AI, no? AI tool na yung upgraded. Kasi may ano, may free na AI tool. Tapos kung gusto mong mag-upgrade, ngayon sa upgrade, na yung mabayad ka na, halimbawa, gusto mo ng yung video mo, di ba? Mayroon kang original na ano, ginawa ng AI talaga. So, yan, upgraded mga ano, account dapat yan, no? So, mayroon kang AI tool na pwede siyang mag pwede kang gawin ng video, no, out of the niche na ginawan mo ng article. So may article ka na, may video ka pa, di ba? Ayun, yung napakaganda, no. So yan, may bayad sa AI, yung robot ng yung AI robot yun na bago na mas ano siya, parang mas lamang siya, na mas marami siyang alam, no, kaysa human, no? Kasi naka-ano sa kanyang ano eh, naka-program sa kanyang ano, sa utak ng robot ang lahat na programming. So kahit anong topic ka na, no, kaya niyang sulatin, no. Kaya niyang lagyan ng artikulo. Pero ang limitation na sa ano, AI, kasi ano eh, yung information sa hanggang 2021 lang, no. Beyond that, 2022, wala na siyang ano, record doon, hindi na niya, hindi siya pwedeng sumagot, no, sa mga nangyayari sa 2022 pataas, no. Kasi yung record niya hanggang 2021 lang, no, yun yung limitasyon din sa robot, no. Yan, so yun yung kanabi, no, yung limang mga ano, mga magandang na idudulot ng pagiging international worker. At ito po ay kung pang-anim pala, no, kung ikaw ay wala pang pamilya, di ba? Gusto mo mag-travel kahit saan, no? Ito napakaganda, no? Sa mga wala pang pamilya, no? Kasi gusto mong pumunta kahit saan, di ba? Gusto mong mag-wander, gusto mong mag-sasama sa mga friends mo, no? Punta sa mga destination, no? Mga tourist destination. Anytime pwede mong gawin, no? Kasi wala kang obligasyon, wala kang pamilya, di ba? Sa kang single, no? Ito rin ay talagang nga sa mga single, no? Very recommended na sa mga singles kasi kahit saan pwede silang makapunta na hindi sila absent sa work, no? Kasi magdadala silang laptop. Yan, no? So, yun yung pang-anim natin, no? Very recommended sa mga singles ang pagiging isang international worker. Okay? So, hanggang dito lang tayo mga kanabi, no? Yun, parang kung mayroon pa tayo maisip, no? Magparto tayo dito. Kasi hindi kasi ako nag-prepare, eh. So, hindi ko alam, hindi ko pa nakakon kung baka mayroon pang mga benefits na napakaganda sa isang international worker. Ano rin, no? Yung pang-seven natin, yung ano, yung dito, hindi ka gagastos ng malaking pera, no? Hindi katulad ng isang traditional job na kung mag-abroad ka, kailangan mo ng pera, di ba, pang-process na yung papers, no? So, yung iba, nagbibinta ng kalabaw, no? Nagbibinta ng bahay, ng mga ari-arian, para lang maroon silang pang-tustos, no? Sa papunta-punta sa Maynila, no? Habang nag-a-apply sila sa pag-abroad, di ba? So, kasi maraming requirements, may medical, pumunta ka pa ng embassy, so ang daming requirements, no? So, you will be spending mga ano, ng 50 to 100,000, no? Dito sa online job, walang expenditure, di ba? Yun lang, yung dunong mo lang, no? Ng expertise mo. Wala kang babayarang malaki, no? Kung expert ka na, no? Kundi mag-apply ka lang talaga at ano, pumasa, no? Para maging isang international worker. So, yun yung pasabi natin, no? Yung dito, wala kang gagastusin na malaking pera. No? Kasi sa traditional business, traditional ano, na work na, ano, yung OFW ka, talagang malaki ang gagastusin na bago ka mapasok or
napunta sa ibang bansa, no, para magtrabaho. Ano pa ba? Mayroon pa ba? No? So parang yun na rin yata, ano, yung napakaganda mga benefits, no, mga kanipi. Pero kung mayroon pa tayong maisip, magbayar to tayo sa usaping ito, ano, na, sa mga benefits, na, so 8 ang naano natin ngayon, di ba? 8 benepisyo. Ay, recap natin una, kung busy ang trabaho ito, nasa bahay ka lang. Pangalawa, yung pangalawa na ano, benepisyo mga kanoipi, ay kahit saan pwede ka magtrabaho, di ba? Kahit saan magtrabaho. Pangatlo, dahil sa income mo. Pang-apat, yung sa PayPal, no, pwede mong pwede gamitin, no, yung bayad sa PayPal na nakaano sa PayPal, nakalagay sa PayPal, pwede mong gamitin to purchase products online, no, at kung mga products and services, di ba? So panglima, yung ano, yung wala kang gastos dito, di ba? So wala kang gastos dito kasi talagang ano lang, expertise ang kailangan mo dito, no, hindi tulad ng OFW na marami kang gastos yun, di ba? Para ma-process yung papers mo para maka-abroad, no? So dito, ano rin, ano ba yun, ano po usapan natin? Kung magalit man yung amo mo, walang feeling, no? Kasi chat lang kayo, eh, no? Although galit na galit na siya, walang feeling, no? Kasi chat lang kayo, eh. Kaya sabihin niyang, God damn it, fuck you! Diba? So, walang feeling kasi, ano eh, chat lang kayo. Isa sa mga, ano, maganda sa online job.